Hey, what's up guys? Welcome to my channel. This is Carl and andito na naman tayo ngayong araw para sa isa na namang tutorial. Actually, part 3 na to ng tutorial na to. DIY waterproof vinyl stickers using your regular desktop printers. Siyempre, konting background about dito. So, nakagawa na ako dito ng dalawang tutorials and ayun, marami pa rin nagtatanong. So, yun, yung ibang mga katanungan, alam ko, nasagot ko na rin dun sa unang dalawang video. So, ito, pangatlong video, mas lilinawan pa natin lalo ng detail by detail para talagang maintindihan natin. Siyempre, uunahin natin anong printer ang gamit ko. So, ito lang yung based on my experience, ito pa lang yung nagamit kong mga printers. Hindi naman ako expert, so hindi naman sobrang dami dahil and hindi naman ganun katagal na ako na nagpiprint. So mga 2 years pa lang akong nagpiprint. Epson L120 na pigment ink. Nung binili ko siya, yun na talaga yung ink niya. Hindi ko alam kung converted ba siya or hindi. Kasi karamihan din ang nagtatanong, tinatanong kung pag bumili ba ng printer sa mall, kailangan pang i-convert para maging pigment. Sa kasamaang palad, hindi ko po siya masasagot dahil hindi ko alam. Base naman dun sa observation ko, yung pigment ink, tinry ko rin ulit, dinikit ko sa may gate namin, yan, na lagi natututukan ng araw, nababasaan, uulanan. So, buhay na buhay pa rin siya. Tinanggal ko siya ngayon para lang talaga dito at maipakita sa inyo. Ang maganda na ito, itong sticker na to, hindi ko to nilaminate. So, as is lang siya. Kaya, sobrang solid talaga. Kita nyo yung kulay, ang ganda pa din. Ang ginamit ko dito, glossy vinyl sticker. Ayan, ito makikita nyo dyan. Ayan, glossy siya. So, sobrang solid niya. Wala pa tong photo top. As in, yung vinyl sticker lang mismo. So, yun. Ang gamit nating vinyl sticker dito, ang brand niya is iTech. Ayan, iTech vinyl sticker. Ayan, meron siyang glossy at meron din siyang matte. Ayan. At ang kadalasang hinahanap or tinatanong din sa comment section, ito ang hindi ko pa nagagawan ng tutorial or hindi ko pa naipapakita sa inyo. Itong transparent. Ayan, meron din siyang transparent. So, tatlong klase siya. Sobrang solid nito. So, ito, pinakita ko sa inyo yung glossy. Sobrang solid nung glossy din. Wala pang photo top to. Ayan, nakalagay naman din dyan. Sa packaging niya, ano, made of high quality vinyl sticker material, fully waterproof and tough durability, excellence in color, perspective, detailed and sharp presentation, vivid color. Ayan, kung makikita niyo naman dito, sobrang vivid ng color niya. Ito, pigment ink ang ginamit ko dito. Sa glossy, lalabas talaga yung pagka vivid ng color. Pero pag tinry nyo sa matte, yan, medyo magpipale talaga yung kulay pag sa matte, pag pigment. Ayun, sa mga nagtatanong kung pwede ba yung dye ink, pwedeng-pwede. Kaso ayun nga lang, sinasabi ko na sa inyo na pag dye ink, mas mabilis siyang mag-fade. Lalo na kung outdoor. Pero kung indoor, yan, sobrang solid yan. Kung indoor, okay na okay lang, hindi mag-fade yan. Promise. Kasi nasa indoor naman, hindi naman naaarawan or kung ano man eh. So, walang problema doon kung dye ink. Pero kung outdoor, I suggest pigment ink talaga ang gamitin mo. Kasi yun nga, sabi nga doon sa Google, over 200 years. O, di ba? Malupit. Pigment ink yun naman, mas waterproof siya kesa sa, ano, sa dye ink. Yung dye ink, yan, kadalasan sa document printing yan. Kasi hindi naman siya kailangan outdoor or something. Yun, sa pigment ink nga, ang pinagkaiba lang nila, direkta na tayo sa punto. Hindi ko na masyadong dadamihan ng palabok. Ayun, yung dye ink, mas mabilis siyang nag-fade. Yan, na-try ko na yan. Dun sa dye ink na printer ko, which is yung Brother. Mga ilang months lang. Months lang siya, hindi siya umabot ng taon eh. Lalo na takababad siya. As inilagay ko kasi siya talaga sa sasakyan, tsaka sa labas ng pinto namin. So, yun, natututukan lagi ng araw, ganyan. Ang nangyari, yung tinakita ko nag-fade yung kulay niyan. Siguro mga ilang months din, 6 months, ganun, ang tumagal. Pero waterproof siya. Ang problema lang talaga, mas mabilis nagpe-fade dahil dun sa ink, hindi dahil dun sa papel na gagamitin natin ha. Dahil dun sa ink, tapos yung yan, sa pigment ink naman yun, mas matagal siya. Yun, may nabasa nga ako sa research ko, nasabi ko na to nung part 1 and 2. Nakalagay dun, over 200 years daw sabi ha. Daw, hindi ko sure. Malay ko, hindi pa naman ako tumatagal ng 200 years para bantayan ko yung sticker kung magpe-fade. Pero syempre, sa halagang mga kadalasang mabibili natin, 30 pesos to 50 pesos, ano ba naman yung kaso kung mag-fade yung sticker mo within 1 year or 2 years, diba? Kumbaga, 1 to 2 years or 1 to 3 years na lang, sabihin natin, 1 to 3 years na nakadikit yan dyan, hindi pa ba sulit yung 25 pesos mo? Kasi merong ganun eh, kumbaga may nagtatanong pa minsan, gano'n kaya katagal didikit or hindi ba siya mag-fade?
So yan, ang sagot ko, direct to the point naman na mag-fade din siya katagalan, siguro after 1 year, 2 years, 3 years yan, 1 to 3 years, yun yung ano lifespan niya para sa akin. So alam nga namang sabihin ko, hindi naman kapanipaniwala kasi kung sasabihin ko na up to 200 years yan, ma'am, sir, parang kulang na lang sabihin mo, mamamatay ka na, buhay pa yung ano, hindi pa nagpe-fade yung ink nung sticker mo. So hindi naman ganun. So doon na lang tayo sa mas realistic na side. So nabasa ko lang naman yun, hindi na ako nagbase masyado doon. Yun, medyo nagbibigay ako ng backgrounds. More on ano to, more on. Kasi yung first two episodes natin about dito sa topic na to, more on tutorial, pinapakita ko yung actual. Mamaya papakita rin naman natin. Pero eto, binibigyan ko kayo ng background kung paano gamitin, ano magandang ink, ganyan. So ako, ang ginagamit kong pigment ink, para sa akin siguro okay naman kahit anong brand. Pero still not sure. Sa ibang printers, basta may feeder, siguro okay na okay yun. Hindi naman ganun kakapal to, so kayang-kaya niyang i-feed yun. Yung iba naman nagsasabi, bakit may mga lines? Siguro sa roller, lalo na na-encounter to madalas sa Epson L120. Yung roller siguro linisin nyo or tanggalin nyo yung ibang rollers or yung mga ngipin-ngipin dun sa ilalim. May mga ibang tutorials din yan sa YouTube, check nyo na lang. Lines on my printer, mga ganon. Basta ganon. Andito ako ngayon para i-share lang sa inyo yung mga, ayun, yung mga ibang katanungan na dapat kong masagot. At yun, para ma-share ko din sa inyo yung ibang mga nalalaman ko pa. Yan, tulad ito, ang gamit natin ngayon, ito nga ang pinaka-importante sa lahat, yung paper na gamit natin. Ito, sobrang solid nito, matagal ko nang ginagamit to. Actually, ang tagal ko rin bago nahanap talaga to, na ito pala yung maganda. Nakapag-try na ako ng ibang brands din. Sinasabi nyo sa comment section na okay ba yung ganito, okay ba yung ganitong brand, okay ba yung ganitong brand. So ayun, kaya ito yung pinapakita ko kasi para sa akin, ito din talagang solid talaga. Madikit siya, yun nga, vivid yung colors, tapos talagang waterproof yung vinyl sticker. So yun, ang masasuggest ko, yun nga, yung kung iba yung mga printers nyo, home desktop printers, regular printers lang na sa bahay, pwede nyong i-testing. Kasi kadalasan din nung nakikita akong nagtatanong, okay ba yung ganitong printer? Pwede ba tong ganitong printer sa ganyan? Siguro pinaka the best is testingin mo, wala namang mawawala. Lalo na para sa akin, the best kung may feeder, may manual feeder talaga sa likod yung printer mo. Mas suggested ko talaga yung manual feeder na nasa likod. Okay, masyado na mahaba yung kwentuhan natin. So siguro nasagot ko na yung ibang mga tanong. At ayun, proceed na tayo. Pakita ko naman sa inyo yung ginagamit kong settings sa pag-print. Yun, let's go. So okay, ngayon nandito na tayo sa Adobe Photoshop. Yan, so marami rin nagtatanong anong app or anong editor ang ginagamit ko pag gumagawa ako ng stickers. So ito yun, Adobe Photoshop na CS6 siya. So ayan, andito na tayo, meron tayo dito ang pin repair na A4 size. Madali lang, ayan, file, then open new. Tapos dito sa may preset, ayan, may kita nyo dyan. US paper, international paper, photo. So dito tayo sa international, then ito, A4 size. So click lang ng okay. So ayan siya, lalabas siya dyan. Ngayon, ang una ko laging ginagawa, dinuduplicate ko tong background. Or pwede mo siyang i-double click, tapos okay mo lang para matanggal yung lock. Ayan, makikita nyo natanggal yung lock. So ma-access na natin tong layer na to. At yun nga, meron na ako ditong sample. Ito, yung freebies na pinapamigay ko sa No Kidding. Ayan, dito sa ating No Kidding shirt. Ayan, available pa rin pala ang first release ng No Kidding. Ayan, ito, meron pa tayong konting stocks dito. So yun, segue lang. Balik na tayo. Okay, lagay lang natin dito sa taas. Ang ginagawa ko dito, ayan, double click ko tong layer na to, then stroke, para meron akong guide pag gugupitin ko siya or ikakat ko siya using yung cutter natin. So ayan, one lang, pinakamanipis. Pinabawasan ko yung opacity para naman hindi sobrang kapal. Mga 65% lang na opacity. Yan, okay na yan. Yun, sana masundan nyo. Kung may hindi kayo naiintindihan or yun, kung meron kayong medyo na skip na part, yun, sobrang dali lang. Pwede kayo mag-pause, mag-rewind, and play. Or kung hindi nyo naintindihan ng buo yung video ko, replay nyo yung buong video. So ayun, ganun. So ayun, balik na tayo dito. Shift, then alt, then drag natin pa kanan. Yan, automatic din yan, mag-i-snap.
Okay, tapos na tayo mag-setup na ipiprint. Printing settings naman tayo. Pwede kang mag-direct na print galing mismo dito sa Photoshop. So, Control P. So, ito ang gamit ko dito is L120 pigment. Yan, pinangalanan ko lang siya. Pero yun, Epson L120 yan. Normal printing lang. Print settings natin is ito, yan, A4. More settings. Pinaka mataas na quality or high quality. More options. Yan, custom. Tapos tinuturn off ko tong high speed para hindi niya minabadali yung pagprint. So para sa akin lang yun yung ginagamit ko. So photo enhance, tapos yan, auto correct din, digital camera correction, smooth skin. So na-research ko lang din tong settings na to. So ito na ang ginagamit ko. Sabi, ito daw ang pinaka best photo quality settings na daw na makukuha mo sa printer na to. Yung iba naman sabi gumamit ng Epson L110 driver. Hindi ko na siya tinry. Tinry ko pala siya pero yun, nagstick na ako dito. Mas okay din naman. Pareho, halos parehas lang ng quality. Click lang natin, okay. Then print. Same photos lang, same stickers para makita nyo yung pagkakaiba. At sakto ito, pangdagdag na rin sa freebies natin. Same printing settings lang gagamitin natin. Andito nga pala yung printer ko. Ayan, yun sa likod ng laptop. And, ayun, hintayin na lang natin matapos mag-print para mapakita natin yung difference ng tatlong klase ng, yan, itong ating iTech vinyl sticker na glossy, matte, and transparent. And may naka-check naman sa kanya kung anong finish siya. So, okay. Okay, yan. So meron tayo ditong water bottle na tinanggalan ko ng label. Dito natin siya ilalagay. Yan, syempre make sure nyo din na malinis yung surface na pagdidikitan nyo, then hindi basa. So yung iba kasi nagtataka bakit ang daling matanggal daw. So one time may nagreklamong customer sa akin dun sa pwesto pa namin nung hindi pa nagpa-pandemic. Bakit daw ang bilis matanggal? Yung pala puro alikabok. Pinakita niya sa akin bakit ang dali daw matanggal. Pagtingin ko ganun, puro alikabok. So talagang matatanggal siya agad. So yun din yung isang dahilan bakit ang dali matuklap ng mga stickers. Yan lang naman, sana nasagot din yung ibang mga tanong kung bakit hindi madikit masyado. Alright, so ayan. Kung makikita nyo yan, parang bluish. Tama ba? Bluish. May pagka-bluish siya or blurred ang effect niya. Ayun nga, kasi nga frosted siya. So parang blurred nga talaga. Hindi siya super transparent talaga. Then, ayan, so makikita nyo sa glossy, yan o, talagang nagre-reflect yung ilaw niya. And then, sa matte naman, ayan, talagang, ayan, matte nga, matte finish. So, yun, I suggest, yun, kung mahilig ka mangut-ngut, tama ba yung term ko, or magkut-kut, para maiwasan yung pagkinut-kut yung mabubura or mai-scratch siya, lagyan nyo ng photo top. Yan, photo top, meron niyang iba't ibang finish din. Pwede kayo mamili. So, na-discuss ko na rin yan dun sa part 2. Then sa part 1, na-discuss ko na din yan. So siguro hindi na natin i-discuss dito yon. Then panoorin nyo na lang yung dalawang video na yon about din sa DIY printing ng waterproof vinyl stickers. So yon, check nyo na lang din yon. So dito more on mga kaalaman, mga tips, mga tricks na pwede nyong may apply. So yun, ulitin ko, meron tayong pause, rewind, and play. So kung hindi mo naintindihan ng buo, siguro replay mo ng buo. So, pause, rewind, and play, and replay. Ayun, last test pa pala. Siyempre, waterproof test. I-lub-lub natin siya sa tubig. So yun, nakita niya na nga, hindi naman siya nag-bleed. So pasado siya sa waterproof test, hindi naman siya nag-bleed. And wala naman kahit anong nangyari dun sa print niya. So yun lang talaga, may tendency na ma-scratch. Kaya yun, lagyan niyo ng phototop or cold laminating film ang tawag dun.
So again, ayun ang ginamit nating vinyl sticker para dito sa mga to is itong iTech vinyl sticker. And ayun, sana meron kayong natutunan. Siyempre, yun naman ang pinaka-importante. Sana meron kayong napulot na aral kahit paano. Mga simpleng tips o mga techniques, yan. So, and ayun, di ko ata na-mention kanina, 20 sheets yung laman neto sa isang A4. So, sobrang sulit na neto. So, ayun, kuha na kayo ng vinyl stickers nyo. Pwede for personal use mo. Sobrang malaking matitipid mo kung gagamitin mo for personal use. Mas maganda kung pwede mo rin siya gawin pang business. Pwede mo start ng maliit gamit yung home printer mo. So, pwedeng-pwede mong simulan dyan. So, yun. Maraming salamat sa panonood. Siyempre, huwag mo kakalimutan mag-like, comment, share, and subscribe. And siyempre, hit mo na rin yung notification bell para updated ka pa sa mga susunod nating uploads, tutorials, vlogs, yun, clothing reviews. Meron tayo dyan. Ayan, ang ating local goods. Check nyo. Meron dyang playlist. And, ayun. Hanggang dun na lang. And, thank you for watching.